si Nets Ite ang naglagay ng sunscreen para magmukhang pintura. Kung ikaw ay isang business owner, gaano kaka-open sa mga negative feedback or negative review ng mga consumers mo sa product na binibenta mo? Trending ngayon itong content creator sa TikTok na si JBV Korea. Pagkatapos niyang magbigay ng honest review niya tungkol sa isang sunscreen product, pero binweltahan siya ng personal na atake ng CEO ng brand na to. Itong content creator na to ay meron siyang over 600,000 followers sa TikTok. And ang topic talaga niya ay mga skincare products, particularly mga sunscreen products. Pwede siyang makahatak ng benta or pwede rin siyang makasira ng brand kapag nagbigay siya ng negative review. Panoorin niyo itong honest review ng content creator na sinasabi ko para makita niyo kung meron ba talaga siyang mali sa ginawa niyang pagbibigay ng honest review. Para siyang pintura, ayan siya. Binudol niyo ako guys to try this sunscreen. Pero ito yung itsura niya. Ito yung merong sunscreen. Ito yung wala. Okay, kung hiyang ka sa sunscreen na to, please continue using it. So guys ha, correct me if I'm wrong. Baka mali lang yung tinype ko. Tinype ko yung name ng sunscreen. By the way, this is the Suki sunscreen. And nung chinek ko, no records found. Again, baka iba lang yung name. Let me know kung this is FDA approved. Again, this is the Suki sunscreen. Medyo viral siya sa TikTok. This is I bought this for only 129 pesos for 100 grams. Unbelievable. Affordable siya, in fairness. So, hindi siya FDA notified. I don't know kung SPF tested din to. Mga nakakaalam, let me know. Baka napatest na to. Pero guys, nung nag-research ako, wala akong nakitang SPF kineme. Okay, hindi lang siguro ako masyadong maputi. Kaya ganito yung itsura niya sa skin ko. Very ashy, very gray. Papakita ko sa inyo ha. Okay naman yung... Okay, sige. Yung mga good points nito, okay naman yung packaging. This comes with a box. Nandun naman lahat ng mga information like ingredients list. Ox naman yung mga UV filters na nandito. So maglalagay lang tayo ng konti. Konti muna ha. Kahit hindi naman ito yung right amount of sunscreen na dapat nilalagay mo. Ganyan siya. So, sa first, sa una, white na white siyang ganyan. Ayan. Medyo mahirap siyang i-blend sa skin. Ayan siya. Para siyang pintura, guys. I hate it. Nagkakaroon siya ng white cast and peeling, guys. Ayan o. Ayan o. Para nagbabalat-balat yung face mo. Ayan. Again, kung gusto mo itong sunscreen na to, continue using it. For me, it's a big no. This is one of the worst sunscreen na nakita ko sa TikTok. Hindi ko alam kung kaninong skin tone to na babagay. But for me, as someone na hindi super puti, this is not for me. Again, kung okay naman sa'yo to, continue using it. But for me, it's a big no. Makikita niyo naman sa video niya na hindi talaga ganun ka-effective sa kanya yung product. And yung consistency ng sunscreen ay sobrang lapot at mahirap talagang i-blend sa skin. Nagmukha siyang espasol sa sunscreen na ginamit niya dahil sobrang puti pa rin talaga after niyang i-blend sa mukha niya. Gumagamit din ako ng mga sunscreen products everyday bago ako lumabas ng bahay. And kapag ganun yung sunscreen na ginagamit ko, siguro stop ko na din gamitin dahil hindi siya magandang tignan kapag nasa public ka. And nabanggit din ng content creator na to na hindi, mukha daw hindi FDA approved itong sunscreen product ng brand na Suki. And chinek din niya sa FDA portal pero hindi talaga niya nakita yung Suki brand name sa list. At ito naman ang rest back ng CEO at ng kanyang mga staff against dito sa content creator na si JBV Korea. Panoorin niyo to. Si Nets Ite ang naglagay ng sunscreen para magmukhang pintura. Hindi, voice and heart. Ha? Voice and approve ka! NDA approve! Tapos 5G approve. Yeah, perfect. 4G natin yan, tas? Oo. Uy, huwag ko namang kumit. Huwag na kasi maangot siya. Ano ba yun? Huwag ko sa'yo maangot. Huwag kasi buwan yun. Okay. Sa'yo, tas. Tatapos siya. Wait lang, gagawin pa kita ng sunscreen. Baka gusto mo. Ay! Baka kulang pa. No?
Ano ba 'yun? Ayan, protected na protected. Umani naman sila ng negative reviews mula sa mga nakapanood ng video nila against ito kay JBV Korea, especially doon sa mga followers din ng content creator na binweltahan nila. Tinawag silang mga bully dahil instead na mag-focus sila sa mga concerns ng content creators regarding doon kung FDA approved ba talaga sila or kung ba ganun ang consistency ng product nila, personal ang mga atake nila dito sa content creator na to. Kaya naman nagmukha silang unprofessional at mga bully online. Panoorin niyo itong respack video ng CEO at ng kanyang mga staff. Sa totoo lang talaga, sa personal na experience ko, marami talagang budol products online, especially sa TikTok. Natry kong maging affiliate ng TikTok and nakakabenta din naman ako, pero hindi ko lang talaga nagustuhan ay yung mga content creators na nagbibigay ng sobrang gandang product reviews sa mga products na wala naman talagang effect. Yun din yung reason kung bakit ako nag-stop na mag-affiliate dahil feeling ko hindi authentic yung mga reviews ko para lang makabenta and ayoko manloko ng tao para lang makabenta ng mga products ko. Kaya maganda din talaga na may mga ganitong content creators na willing magbigay ng honest review at hindi nagpapabayad. Para din talaga mabawasan yung mga customers na nabubudol or nalaloko ng mga brands na hindi naman talaga effective. Karamihan kasi sa mga products ngayon online ay sobra-sobra yung mga claims na binibigay pero wala pa talaga sa kalingkingan yung effect nila. Nahadaan lang talaga sila sa mga good reviews ng mga binayaran nilang influencers. Pero ang problema dito sa mga nagbibigay ng honest review ay prone sila sa mga bashers at sa mga black propaganda. And may mga gayto din palang CEO na mapagpatol sa mga content creators na nagbibigay ng negative reviews nila. So pwede ka din talagang siraan ng personal ng mga ganitong tao. Pero kung ako naman yung CEO ng product na to, instead na personal yung atake dito sa content creator, pwede naman siguro ako mag-focus sa mga concerns ng content creator na to. Like for example, i-explain ko kung FDA approved ba talaga yung product ko or kung may mali yung content creator sa pag-search sa portal, pwede ko naman siyang i-direct para ma-clear din yung pangalan ng product ko sa mga taong nakapanood ng honest review ng content creator. Or, pwede din akong mag-focus sa concern ng consistency ng sunscreen product ko. Pwede ako mag-release ng tinted sunscreen para naman hindi ganun kaputi yung consistency ng sunscreen product ko. Pwede siyang mag-blend sa skin color ng gumagamit. Hindi yung atakihin ko ng personal yung content creator na nagbigay ng negative review sa product ko. Sa ginawa kasi nila, nagmukha silang cheap, unprofessional at mga bully online. At pwede pang masira yung brand name nila dahil sa ginawa nilang pang-aatake dito sa content creator na to. Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa issue ni JBV Korea at ang CEO ng Suki Sunscreen? May mali ba si JBV Korea sa pagbigay ng honest review sa sunscreen na ginamit niya? Or tama lang ba ang ginawa ng CEO ng Suki Sunscreen na resbakan itong content creator na to? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong gayong topic, make sure naka-follow, naka-subscribe na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.